Kamusta mga kaibigan? Ngayon, pag-usapan naman natin buhay ni Osama Bin Laden. Si Osama Bin Laden ay isang terorista na siyang nagbalak sa pag-atake sa World Trade Center noong September 11, 2001. Na ang hangarin niya ay impluwensyahan ng mga taga-KANOORIN na sumailalim sa mundo ng Islam. Ipinanganak si Bin Laden na si Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden noong Marso 10, 1957 sa Riyadh sa Saudi Arabia. Ang kanyang tatay ay bilyonaryo na si Muhammad Awad bin Laden at ang nanay niya ay si Alia Ghanem, isang Syrian, at ang ikasampung asawa ni Muhammad bin Laden. Si Bin Laden ay ang ikapito sa 50 naging anak ni Muhammad, ngunit ang nag-iisang anak mula kay Alia Ghanem. Sa edad na 14, kinilala si Bin Laden bilang isang matalinong bata, medyo mahiyain at mag-aaral sa Al-Tager. Bilang resulta, nakatanggap siya ng isang personal na paanyaya na sumali sa isang maliit na pangkat ng pag-aaral ng Islam na may pangakong makakuha ng karagdagang kredito. Si Bin Laden kasama ang mga anak na lalaki ng maraming kilalang pamilya sa Jeddah ay sinabihan na kabisaduhin ang buong Quran dahil isa itong prestihiyosong magagawa sa oras na sila ay magtapos sa institusyon. Ngunit ang grupo ay nawala sa orihinal na focus. At sa oras na ito, si Bin Laden ay nakatanggap ng isang imbitasyon para sa prinsipyo ng marahas na jihad. Ang jihad ay ang tawag sa holy war ng mga Muslim. Ang guro na nagturo kina Bin Laden ang nag-impluwensya sa bahagi ng sekta ng Islam na tinatawag na The Brotherhood ay nagsimulang magturo sa kanyang mga mag-aaral sa kahalagahan ng isang dalisay na batas ng Islam sa buong mundo ng mga Arabo gamit ang mga talinghaga na may madalas na marahas na pagtatapos. Ipinaliwanag ng kanilang guro na ang pinakamatapat na tagamasid sa Islam ay mag-uunlad ng banal na salita kahit na nangangahulugang suportado ang kamatayan at pagkawasak ng isang buhay. Sa 2 taon ng kanilang pag-aaral, binuksan ni Bin Laden at ng kanyang mga kaibigan ang saloobin at estilo ng mga aktivistang Islam na mga teenager. Ipinangaral nila ang kahalagahan ng pagtatag ng isang dalisay na batas na Islam sa Al-Tager. Pinahaba nila ang kanilang mga balbas at nagsuot ng mas maiikling pantalon at mga kulubot na kamiseta bilang imitasyon sa damit ng propeta nila na si Muhammad. Si Bin Laden ay tinulak upang lumaki ng mas mabilis sa kanyang oras sa Al-Tager. Sa edad na 18, pinakasalan niya ang kanyang unang pinsan, ang 14 na taong gulang na si Najwa Ghanem na ipinangako sa kanya. Nagtapos si Bin Laden sa Al-Tager noong 1976. At sa parehong taon, ang kanyang unang anak, isang anak na lalaki na nagngangalang Abdallah, ay ipinanganak. Pagkatapos ay tumungo siya sa King Abdulaziz University sa Jeddah, kung saan sinabi ng ilan na nakatanggap siya ng isang degree na Public Administration noong 1981. Ang iba ay nagsasabing siya ay tumanggap ng isang degree sa Civil Engineering sa pagsisikap na sumali sa negosyo ng kanilang pamilya. Nang salakayin ng Soviet Union ang Afghanistan noong 1979, sumali si Bin Laden sa paglaban sa Afghanistan. Sa paniniwalang ito ang kanyang tungkulin bilang isang Muslim na labanan ang pananakop, lumipat siya sa Peshawar
Qatar, Afghanistan at gumagamit ng tulong mula sa Estados Unidos sa ilalim ng CIA program Operation na Cyclone. Sinimulan niya ang pagsasanay sa isang mujahidin, isang pangkat ng mga jihadist ng Islam, matapos lumayo ang mga Soviet mula sa bansa noong 1989. Si Bin Laden ay bumalik sa Saudi Arabia bilang isang bayani at tinukoy siya ng Estados Unidos at ang kanyang mga sundalo bilang freedom fighters. Ngunit si Bin Laden ay mabilis na bigo sa kanyang pinaniniwalaan na isang iwaling gobyerno ng Saudi at ang kanyang pagkabigo sa pananakop ng Estados Unidos sa Saudi Arabia noong Persian Gulf War ay humantong sa isang di pagkakaunawaan sa pagitan ni Bin Laden at ang mga pinuno ng kanyang bansa. Nagsalita sa publiko si Bin Laden laban sa pagsalig ng gobyerno ng Saudi sa mga tropang Amerikano na pinaniniwalaan na ang kanilang presensya ay nilapastangan ng sagradong lupa. Matapos ang maraming pagtatangka, napatahimikin si Bin Laden. Pinalayas ng Saudi government ang dating bayani. Siya ay nanirahan sa Sudan simula noong 1992. Noong 1993, si Bin Laden ay nagbuo ng isang lihim na network na kilala bilang Al-Qaeda, na binubuo ng mga militanteng Muslim na nakilala niya habang naglilingkod sa Afghanistan. Ang mga sundalo na nahikayat niya ay may kakayahang makinig, may mabuting asal, sumusunod at nangangako na susundin ang kanilang mga superior. Ang kanilang layunin ay upang maisagawa ang sanhi ng jihadist sa buong mundo na tinatanggap ang mga pagkakamali sa ilalim ng alinsunod sa dalisay na batas ng Islam. Sa ilalim ng pamumuno ni Bin Laden, pinunduhan ng grupo at nagsimulang mag-organisa ng mga global na pag-atake sa buong mundo noong 1994. Pagkatapos ng patuloy na advokasya ng ekstremistang jihad, pinilit ng gobyerno ng Saudi na si Bin Laden na iwanan ang kanyang citizenship sa Saudi at nakumpiska ang kanyang pasaporte. Itinanggi na rin siya ng kanyang pamilya at pinutol ang kanyang 7 milyong taunang stipend. Sinimulan ni Bin Laden na maisakatuparan ang kanyang marahas na mga plano na may layunin na talunin ng Estados Unidos sa digmaan. Noong 1996, upang maipasa ang kanyang hangarin, nagpadala ang Al-Qaeda ng detonated drop bombs laban sa mga puwersang inuokupahan ng Estados Unidos sa Saudi Arabia. Sa sumunod na taon, inaangkin nila ang responsibilidad sa pagpatay sa mga turista sa Egypt. At noong 1998 ay binomba nila ang embahada ng Estados Unidos sa Nairobi, Kenya at Tanzania na pumatay ng halos 300 katao. Ang mga aksyon ni Bin Laden sa ibang bansa ay hindi napansin ng gobyernong Sudan at siya ay kinulong dito noong 1996. Hindi na siya nakabalik sa Saudi Arabia at binigyan naman siya ng proteksyon sa Afghanistan kung saan natanggap niya ang proteksyon mula sa Taliban militia. Habang nasa ilalim ng proteksyon ng Taliban, naglabas si Bin Laden ng isang serye ng fatwas o opinyon ng Islam at ang mga pahayag sa relihiyon na nagpapahayag ng isang banal na digmaan laban sa Estados Unidos. Noong September 11, 2001, inatake ni Bin Laden ang Estados Unidos. Nag-hijack ang mga grupo ni Bin Laden ng 4 na aircraft sa US. Ang 2 ang siyang sumalpok at sumira sa World Trade Center sa US. Ang isa ay nag-crash sa The Pentagon sa Arlington, Virginia. At ang 4 na aeroplano ay matagumpay na nakuha pero nag-crash sa Pennsylvania. Ang target umano nito ay pinaniniwalaan ang Capitol ng Estados Unidos. Sa lahat ang pag-atake ay pumatay sa halos 3,000 sibilyan. Kasunod ng pag-atake ng September 11 sa Estados Unidos, ang gobyerno sa ilalim ni Pangulong George W. Bush
ay bumuo ng isang koalisyon na matagumpay na ibagsak ang Taliban. Nagtago si Bin Laden at higit sa 10 taon, siya ay hinabol sa hangganan ng Afghanistan-Pakistan. Noong 2004, ilang sandali bago ang muling halalan ni Pangulong Bush, pinakawalan ni Bin Laden ang isang videotape na nagsasabing siya ang may responsibilidad para sa pag-atake sa 9/11 noong Mayo 2, 2011. Pinitayag ni Pangulong Obama na si Bin Laden ay napatay sa isang teroristang compound sa Abbottabad, Pakistan. Sa 8 buwang plano na isinagawa ng Pangulo, pinangunahan ni CIA Director Leon Panetta at mga espesyal na puwersa ng Amerikano na baril si Bin Laden ng maraming beses. Ang kanyang katawan ay kinuha bilang katibayan ng kanyang kamatayan at nagsagawa din ng DNA test para makumpirma talaga siya. Rest in peace, Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden. Maraming salamat sa panonood ng video ito at huwag kalimutan